Ang Ecclesiastes ay naglalaman ng mga pamimilan-nilan ng isang pantas sa halip na patutuo ng pananampalataya. Hinahangad ng mayakda na maunawaan sa pamagitan ng kapirang ang kahulugan ng buhay ng tao at ang kabutihan matalagpuan ng tao sa buhay. Tinatanong niya ang maraming paniniwala na tinatanggap ng tradisyong Ebrio. Para sa kanya, ang Diyos ay ang siyang may dukha ng daigdig at siya rin ang nagtatakda sa kapalaran ng tao. Tulad ng daigdig na patuloy ang pagkilos, ngunit walang tunay na pagbabago. Gayun din ang pagpapagal ng tao na wala namang isa sa katuparan. Ang lahat ay walang kabuluhan, isang hininga, walang katuturan at lumilipas. Ang katangian at mga bagay na nagawa ng tao ay walang kaibang magagawa sa kanyang kapalaran na pareho lang sa mga hayop. Ngunit kahit nga nalilito siya sa kapaliran, inamin naman ng mayakda na kahit na ang buhay ay may limitasyon, karapat dapat pa rin itong ipamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat naharapin ng isang tao ang katotohanan, tanggapin ang hindi maaaring baguhin, at masiyahan sa anumang mabuting bagay na pinahintulutan ng Diyos hanggang sa ang tao ay mamatay at makalimutan. Ito ang sinabi ng Mangaral na anak ni David na hari ng Jerusalem. Walang kabuluhan ng lahat. Ano ang pakinabang ng tao sa pagpapahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Lumilipas ang isang saling lahi at papalitan ang kasunod nito. Pero ang mundo ay hindi nagbabago. Sumisikat ang araw at pagkatapos ay lumulubog. Papalik-balik lang sa kanyang pinanggalingan. Umiihip ang hangin sa timog at pagkatapos ay iihip naman sa hilaga. Paikot-ikot lang ito at pabalik-balik. Lahat ng ilog ay umaabo sa dagat. Pero hindi naman napupuno ang dagat kahit napatuloy ang pag-abos ng ilog. Kung saan ito nanggaling, doon din bumabalik. Ang lahat ng ito'y nakakabagot at ayaw na ng pag-usapan. Hindi nagsasawa ang mga mata natin sa katitingin at ang mga tenga natin sa paikinig. Ang mga nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Ang mga ginawa noon, gagawin din ulit ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo. May mga bagay bang masasabi mong bago na naman? Pero nariyan na yan noon pa. Kahit hindi pa tayo ipinapanganak. Hindi na natin naaalala ang mga nangyayari noon at ang mga nangyayari ngayon ay malilimutan din ng mga tao sa bandang huli. Ako na isang nangaral ay naging hari ng Israel. Tumira ako sa Jerusalem. Ibinigay ko ang buhay ko para pag-aralan mabuti ang lahat ng nangyayari rito sa mundo. At nakita kong napakahirap ng gawain ibinigay ng Diyos sa mga tao. Nakita kong walang kabuluhan ang ginagawa ng tao rito sa mundo. Para kang umahabol sa hangin, nauwi lang lahat sa wala. Ang baluktot ay hindi mo maitutuwid, at ang wala ay hindi mo magbibilang. Sinabi ko sa aking sarili, mas marunong ako kaysa sa lahat ng naging hari sa Jerusalem. Marami akong alam. Pinag-aralan ko mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan. Pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Para kang humahabol sa hangin, nauwi lang lahat sa wala. Dahil habang lumalawak ang kaalaman ko, lumalawak din ang kalungkutan ko. Sinubukan kong magpakasaya sa paglalayaw ng buhay. Pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Kamangmangan ang sobrang pagtawa at ang pagpapakasaya ay wala rin kabuluhan. Sinubukan kong magpakasaya sa pag-inom ng alak. Kahit na marunong ako, sinubukan kong maging mangmang. Pero hindi ko pa rin kinalimutan ang aking karunungan. Naisip ko lang na baka iyon ang pinakamabuting gawin ng tao sa maikli ng buhay dito sa buhay. Ginawa ako ng mga dakilang bagay
nagpagawa ako para sa sarili ko ng malalaking bahay at mga tanimang ubas. Nagpagawa ako ng mga halaman at lubasa. Pinatatanimang ko ito ng sari-sari puno na namumuhay. Nagpagawa ako ng mga irigasyon para tubigan ang mga bananig. Bumili ako ng mga lalaki at babae ang alipin na ang iba'y pinanganak na sa aking bahay. At ako ang may pinakamaraming tawa ng hayop sa lahat ng lalim mamaya sa Jerusalem. Nakalipon ako ng napakaraming dinto, pila at iba pang mga kayamanang galing sa mga hari at mga lugar na aking nasasakupan. Marami akong mga awit, lalaki man o babae. Marami rin akong asawa. Lahat ng mga gandang babae mahiling ang isang tao. Ako ang pinakamayaman at pinakamarunong na taong nabuhay sa buong Jerusalem. Kinukuha ko ang lahat ng magustuhan ko. Ginagawa ko ang lahat ng inaakala kong makapagpapaligaya sa akin. Nasihan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Ito ang gantimpala sa lahat ng patusunikap ko. Pero ang tingnan ko mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko. Naisip ko na walang kabuluhan ang lahat ng pinagsikapan ko rito sa buko. Ano pa ba ang magagawa ng kusunod na hari? Ano pa nga ba hindi iyong nagawa na ng pagkakulat? Sinubukan ko rin ihambin ang karunungan at ang kamumungan. At nakita ko mas mabuti ang karunungan kaysa sa kamumungan. Gaya ng liwanag na mas mabuti kaysa sa kabigyan. Alam ang marunong ang patutunguhan niya. Ngunit ang hangal ay lumalakad sa kabiliyan. Pero nalaman ko rin pareho lang silang mga mata. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ang sinabit ng hangal ay sasapitin ko rin. Kaya anong buti ang mapapala ng pagiging marunong ko? At nasabi ko ulit sa aking sarili, wala talaga itong kabuluhan. Lahat tayo, marunong man o hangal, ay pare-parehong mamatay at makakalimutan. Nagalit ako sa buhay dahil kahirapan ang dulot ng lahat ng ginagawa dito sa mundo. Wala nang ang kabuluhan para kapang umahabol sa hangin na uwi ng lahat sa wala. Nainis ako dahil walang halaga ang mga pinaghirapan ko dahil may iwan ko lang ang mga ito sa susunod sa akin. At sino ang nakakaalam kung marunong siya o hangal? Maging anuman siya, siya pa rin ang magmamayari ng lahat ng pinaghirapan ko ng buong lakas at karunungan. Wala rin itong kabuluhan. Kaya nanginayang ako sa lahat ng pinaghirapan ko rito sa mundo. Dahil kahit magsikap ka gamit ang buong talino, isip at kakayahan, iiwan mo rin ang lahat ng pinaghirapan mo sa taong hindi naghirap para sa mga bagay na ito. Ito man ay wala rin kabuluhan at hindi makatarungan. Kaya ano ang maukuha ng tao sa lahat ng pagsumikap niya rito sa mundo? Lahat ng pinagsumikapan niya sa buong buhay niya ay magpapasama lang ng kanyang loob. Kaya kahit sa gabi ay hindi siya makakatulog. Wala rin itong kabuluhan. Ang pinakamagandang gawin ng tao ay kumain, uminom at pakinabangan ang mga pinaghirapan niya. Nalaman ko na galing ito sa Diyos. Dahil paano natin kakainin at ay kinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibibigay sa atin ng Diyos? Dahil ang taong magbibigay lukod sa Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. At ang makasalanay binibigyan niya ng trabaho na mag-ipon ng kayamanan para ibigay sa taong magbibigay lukod sa Kanya. Kaya lahat ng pagsikap nila ay walang kabuluhan. Para siyang humahabol sa hangin na uwi lang lahat sa wala. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.